Welcome back to my channel. I'm Wilby TV. Nagbablogs nga po kami iba't ibang uri ng halamang gamot. Nagtuturo din po kami ng tutorial tungkol sa iba't ibang uri ng halamang gamot at iba pa. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-likes. Kung mahilig po kayo dito sa ginagawa kong pagbablogs in pagtatips tutorial, huwag niyo rin pong kalimutan i-share sa friends and family at iba pa. Diba napakainit po ng panahon ngayon? Ito po yung mga bawal gawin para hindi ka magkaroon ng high blood, o kung may high blood ka na, lalo pang lumala yung high blood mo. Ito po yung mga dapat mong gawin kapag ngayong panahon ng summer, kahit hindi summer. Mga pagkain, inumin, gawain, lugar, mga sinusuot. Yan pong ititips tutorial ko ngayon. Tips number 1. Bawal mong inumin kapag summer ng paulit-ulit, lalo na kung mga 3 times a day, 5 times a day, up, pataas, yung kape. Alam nyo ba ang kape? Kapag umiinom kayo ng kape, kapag ngayong summer, gaya ngayon, sobrang init, ang temperatura natin nagiging 40 hanggang 47 pa nga sa ibang lugar, sa Metro Manila at iba pang lugar sa Pilipinas. Kapag nagkakape po kayo ng mula alas 10 hanggang alas 5, yan po yung kainitan ng araw, di ba? Nagkakape ka, hindi ka naliligo araw-araw. Magta-times to po yung init ng katawan mo. 100% po yan, legit. Hindi ka naliligo buong maghapon. Then, pangalawang araw, hindi ka pa naligo. Tapos, kape ka ng kape. Everyday, nakaka-5 times ka. Lalo kung alas 10 ka nagkakape hanggang alas 5. Tapos, yung lugar mo, mainit pa. Walang aircon. Tapos mahina pa yung electric fan mo. Magta-times to po yung init ng katawan mo. Bawal po yan. Inumin ng inumin. Kapag ikaw ay may high blood o panahon ng summer, baka magkaroon ka ng high blood kapag palaging ininom mo ay kape o ma-heat stroke ka. Ito po. Tips number 2. Bawal kainin kapag panahon ng summer na sobrang dami na nilalagay na paborito nating mga Pilipino. Na pangpasarap talaga sa mga kinakain natin, ulam, mga lugaw, at iba pa, pansit, yung sili, yung iba napakaraming maglagay ng sili. Ito po, napatunayan na po ito ha. Kapag ikaw ay nagsisili ng sobrang dami, tapos inumpisan mo ng tanghali hanggang alas 5 nga, tapos sa panahon ngayon, pagta-times to po ang init ng katawan mo, tapos wala ka pa rin ligo, magta-times to po yung init ng katawan mo, baka lumala pa yung high blood mo o heat stroke mo. Kapag palagi ka nagsisili araw-araw, kung ang sili mo isa lang dapat, ginagawa mo 5 hanggang 10, doble po yung mararamdaman mo na init. Kapag ginadamihan mo ng sili, lalo na ngayon panahon ng summer, mula tanghali nga hanggang alas 5, diba? Sobrang init pa rin nung panahon natin. Yan po yung tips number 2. Tips number 3. Inumin na nakakalasing, magta times 2 o times 3 pa yung init ng katawan mo. Red wine, white wine. Kung ikaw po ay isang magiinom, sa gabi na lang po ikaw magiinom dahil medyo mainit yung panahon sa gabi. Tapos ha, mula alas 10 hanggang alas 5, tapos ang iniinom mo red wine, tapos white wine, tapos wala ka pang paligo isang araw, hanggang 2 araw, magta-times to po yung init ng katawan mo. Alam mo bakit? Mainit na yung katawan mo, mainit pa yung araw, mainit pa yung alak, di ba? Legit na legit. Talagang magta-times 3 yung init ng katawan mo. Kung ikaw may sakit na stroke, hindi mo alam, bibiglain ka na lang, may stroke. Kasi times 3 na init ng katawan mo. Kung may sakit ka ng high blood na gumaling na, lilibat yung high blood mo kapag ganyan kainit, di ba? Yan po yung tips number 3. Tips number 4, pagkain na bawal kainin, bawal patayin, kasi may batas dyan, may multa, mayroong pagkakulong yung karning aso, di ba? Ang karning aso, kapag kumain ka, napakainit po yan sa katawan ng tao, kaya nga mayroong sa Bagyo, di ba? Sa Bagyo, malamig. May mga nagpapalusot dyan ng aso para katayin at kainin. Kasi ang aso, pampainit yan ng katawan. Yan po, bawal na bawal nyo kainin. Pero meron pa rin ilan na nakakalusot na kumakain ng aso
sa lugar na hindi mahigpit na pagkain ng aso. Yan po yung tips number 4, pagkain ng aso, lalong magta-times to po yung init ng katawan mo kapag kumakain ka ng aso araw-araw. Huwag po kayo kumain yan, bawal po yung pag nahuli kayo may kulong, may multa na malaki. Tips number 5, mga bawal mong gawin kapag summer. Hindi ko sinasabi po na huwag kayo magligo sa dagat. Ito po, bawal po itong gawin. Naligo kayo sa dagat. Diba sa dagat? Pag nadun ka na sa dagat, sa mismong dagat, sa tubig dagat, nakababad yung katawan mo. Pero yung ulo mo, nakautlaw, hindi basa. Bawal po gawin yan. Bakit? Pwede kang magkaroon ng heat stroke yan. Pwede kang mag times na pa yung, times 3 pa yung init ng katawan mo. Yung init ng ulo mo. Siyempre, mainit yung ulo mo, malamig yung katawan mo. Kasi, nakababad yung katawan mo sa tubig, yung ulo mo naman nakataas na hindi nababasa, di ba? Pwede pong magkaroon ka ng heat stroke niyan. Pwede matake yung high blood mo o korma, vertigo ka, unang-una din. Vertigo, yan. Kung maliligo po kayo sa dagat, dapat palaging basa yung ulo ninyo kasama na yung katawan. Huwag lang po yung katawan ang babasahin ninyo, pati po katawan basahin ninyo kasi bilad na bilad kayo sa init ng araw. Yan. Pwede ka rin magkaroon ng iba pang sakit sa ulo kung hindi palagi nababasahin, nakababad ka sa direct sa sikat ng araw mula tanghali hanggang alasing kung nga ng hapon sa sobrang init. Iwas po sa ganyan. Yan po yung tips number 5. Tips number 6, mga kasuotan na hindi mo dapat suotin, na pwede namang magsuot ka na medyo manipis, lalo na kung lalabas ka ngayon sa panahon summer. Naka-jacket ka, tapos may mga putput pa yung ulo mo, may tali pang tuwalya, nakaganyan, nakamaskara. Then, ang lapit naman ang pupuntahan mo, tapos naka-jacket ka na nga, nakapantalong ka pa ng maong, nakasapatos, diba ang init-init niyan? Pero yung pupuntahan mo naman hindi importante. Alam nyo bakit? Pwede ka rin ma-heatstroke niyan. Pwedeng lumala po yung vertigo mo, kung may vertigo ka. Pwedeng lumala yung high blood mo, sobrang init. Kasi kapag balot na balot yung katawan mo na suot mo, yung singaw ng katawan mo, hindi nalalabas, umiikot lang sa buong katawan mo. Kaya yun, sobrang init. Lalo na kung hindi ka nagligo. Yan yung unang-una. Kapag hindi ka nagligo talaga, as dami ng burluloy mo, ang init yan. Yan po yung tips number 6. Tips number 7 sa mga babae po or lalaki, kung nasa bahay naman po kayo, kayo-kayo lang po ang nasa loob ng bahay ninyo, na yung bahay ninyo hindi naman kalakihan, hindi sobrang ngayon katamtama ng laki, tapos ang bintana ninyo maliit, di ba? Siyempre mainit yan. Pwede mag-brief na lang kayo dun o magpanty, lalo na kung gabi, or mag-bra na lang kung kayo-kayo lang sa bahay, kasi kayo-kayo lang na dun, wala namang ibang pumapasok, para yung init ng katawan ninyo hindi na magpaikot-ikot at makaiwas kayo sa heat stroke at sa high blood at iba pang sakit na pwedeng dumating sa inyo ngayong panahon ng summer. Yan po yung tips number 6. Tips number 7, kapag nagbabiyahe ka, ito po yung palagi mong tandaan na bawal mong gawin kapag nagbabiyahe ka. Huwag kang sumakay sa siksika na jeep, or kung meron ka naman pwedeng sakyan na medyo maluag, kung nakisingit ka dyan tapos sobrang init ng panahon simula alas 11 hanggang alas 5, sobrang init niyan, Diyos ko po, napakainit ng panahon kapag ganyan, lalo na ngayon. Tapos ang suot mo ang kapal-kapal pa, nakamaong ka na nga, tapos nakipagsiksikan ka pa sa jeep, nagmamadali ka, siyempre karamihan naman sa ating Pilipino, Filipino time, di ba? Kung kailan na yung anong tawag dito, kung kailan papasok sa kagigising, marami po sa ating ganyan. Aminin po natin, hindi naman lahat pare-parehas po ang ating pag-iisip, di ba? Meron tayo na, kasi malayo yung bahay natin, meron tayong ginagawa sa bahay natin, tinatapos natin bago tayo pumasok sa trabaho. Siyempre, may rush hour, pwede tayong sumakay sa sobrang init na sasakyan. Yan na po magkakaroon ng kos. Iwasan po yung ganyan. Makipagsiksikan kapag summer,
dahil baka ikaw ay atakihin ng vertigo. Kung may vertigo ka nga, kung may stroke ka, kung may high blood ka, pwedeng atakihin ka po nung manghimatay ka na lang. Yan po yung tips number 7. Okay? Sana po ay marami po ninyo natutunan sa aking tips tutorial. Sana po ay nakatulong ako sa inyo. Ikaw po ba na sa nanonood? 5 comments po. Alin po ang nagustuhan mo sa tips tutorial ko? Comment po kayo sa baba. Thank you for watching. I'm Will BTV. Bye-bye.